Ako si Kel. Naganap po itong ikukwento ko noong 2005. Bali third week of summer po yun nang napag-decide namin ng dalawa kong kaibigan na sina Renz at Choi na magbakasyon. Noong mga panahon na yun, kami pong tatlo ay struggling na banda na sana ay may makapansin sa amin. Papunta po kami noon sa bahay ng uncle ko na si Gido kung saan ay naatira siya sa sitio Bungol, mga ilang kilometro ang layo mula sa bayan ng San Miguel sa Iloilo. Nung time na yun, kakaunti lang ho ang mga taong naninirahan doon at halos lahat sila ay kilala ang isa't isa. Yung daan papunta ng sitio Bungol ay challenging, mabato at mabuhangin pa ang daan. Halos mawala po yung pasensya namin dahil tila hindi pa nagagawa yung daanan papunta doon. Pero nung pagkarating namin ay umaliwalas ang muka ng dalawang mokong kong kaibigan nang makita nila yung pinsan kong si Sandra. Maganda po kasi siya. May kaputian, cute ang smile at dimples na lahat ng mga lalaki ay mahuhumaling sa kanya. Isang dekada na ho kaming magkakaibigan noon kaya't kilalang kilala ko sila. Lalong-lalo na si Renz na halos ma-fall na sa lahat ng mga babaeng nakikilala niya. Balik close po kaming magpinsan. At dahil 16 pa lang siya noong mga panahon na yon, kaya kadalasan noon ay nagiging overprotective ako na kuya sa kanya. Bali si Chong Gido, Chang Maria na asawa niya at si Jeron na kuya ni Sandra ay dumating noong papalubog na ang araw. At excited sila na makita ako matapos ang maraming taon. Bali nagtatrabaho po sa syudad bilang si Q, si Chong Gido at si Chang Maria naman ay lumabas kasama si Jeron para mag-grocery. Sinabihan ko sila na dalawang linggo kaming magbabakasyon doon sa sitio Bungol. Yung bahay po pala nila ay gawa sa matitibay na kahoy at plywood. Buong galo po ito na may tatlong kwarto. Nagstay po kami sa kwarto ni Jeron na may kalakihan para sa aming tatlo. Samantalang si Jeron naman ay nagstay sa kwarto ng kapatid niya. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko rin magbakasyon noong mga panahon na yon ay dahil broken-hearted ako. Nagbreak kami ng girlfriend ko matapos niyang mabuntis ng ibang lalaki na nakilala lang niya ng isang gabi. Doon nagtapos yung dalawang taon naming pagsasama. Kaya't gusto ko noon ng kapayapaan, yung tahimik lang na lugar, malayo sa syudad at sa sakit. Relaxing ang view sa probinsya dahil mapuno, kaya tingin ko noon kahit papaano ay maiibsan ang sakit na nararamdaman ko. Matapos aming maghapunan, tumambay muna kaming tatlo kasama si Sandra sa isang maliit na bahay na gawa mismo ni Chong, kumbaga lugar pahingahan. Matapos ang buong araw na pagpapagal, malapit lang naman siya sa bahay nila nakatayo. Bali mahilig pong magkwento si Sandra, kaya't sa tuwing kasama ko siya ay hindi kami nauubusan ng pag-uusapan. Yun din ang rason kung bakit sina Choi at Renz ay magaan rin ang loob sa kanya. Maganda na, madali pang paisamahan. Habang lumalalim ang gabi nun nang hindi namin namamalayan, nakaramdam na rin kami ng pagod. Kahit inaantok, pinilit kami ni Sandra na mag-usap pa rin. Sina Renz at Choi ay nauna nang pumasok sa bahay para matulog. So ako, game naman. Halos lahat ay sinasabi ko sa kanya. Kumbaga, parang wala nang ang sikreto sa aming dalawa. Kinuwento ko sa kanya yung tungkol sa pagbe-break namin ng ex ko. Maski siya ay nabwisit doon sa ex-girlfriend ko. Napagdesisyonan namin noon na doon na lang matulog sa maliit na bahay pahingahan, pero hindi pa kami natulog noon. Gising pa rin kami hanggang alas 4 ng umaga at nag-uusap tungkol sa maraming bagay. Sa pag-ibig, kung saan namin gustong pumunta para magbakasyon, sa pag-aaral at sa kung ano-ano pa. At dahil nga teenager siya noon ay hindi siya nauubusan ng kwento. Bago kami matulog, sinabihan niya ako na simula raw bukas ay hahanapan niya ako ng babae para raw maka-move on na ako. At dahil kilala ko siya, sigurado akong kakaiba ang mahahanap niya at hindi siya titigil hanggat wala siyang naipapakilala sa akin. Pero ako naman, tinawanan ko na lang yon. Nung sumunod na araw, nag-decide kami ni na Choi at Renz na libutin yung palayan.
Medyo namangha at nag-enjoy na rin kami sa pagkukwentuhan at paglalakad doon sa palayan na hindi na namin napansing naliligaw na pala kami. Pero wala naman sa amin yun. Nagpatuloy lang kami sa pagkukwentuhan at paglalakad. Kumakanta-kanta pa kami ng mga kanta ng E-Heads, River Maya, Fuchsia, Side A at iba pang mga sikat na banda noong 90s at early 2000s. Kinakanta rin namin yung mga naging piyesa din namin sa band performances. Namimingwit rin kami ng mga kamatsili at aratilis sa mga punong nadadaanan namin. Pero habang tumatagal kami, ay paunti-unti na naming nararamdaman yung kaba at pagkabahala dahil hindi pa rin namin alam yung pabalik. Si Renz nga ay todo na ang sisi sa amin kung ba't kami naliligaw dahil sa mga kalokohang pinaggagawa namin. Alam kong takot lang siya nun kahit dinedenay niya. Si Choi naman, siya yung pinakamatanda sa amin kaya't kalmado lang siya at nag-iisip kung anong gagawin namin sa sitwasyon na yon. Nakaramdam na rin ako ng kaba nung time na yon dahil hindi pa naman nangyayari sa akin yung maligaw sa gitna ng kawalan. Mataas po ang araw nun at sobrang init. Nangangati na rin ako dahil hindi ako nakaligo nung umagang yon. Habang naglalakad kami, may nakita kaming tabing ilog. Marahil ay dahil sa napapaligiran ito ng mga puno at mga damo, kaya't nagkulay green na ito. Nag-decide muna kami na puntahan yung ilog na yon dahil first time namin makakakita nun. Laking syudad kasi kami. Nawala na naman sa isip namin na naliligaw kami. Natuwa si na Renz at Choi sa mga nagtatalo ng isda mula sa tubig. Binabato pa nga nila ang mga ito. Ako naman nakaramdam na ng pagkaburyo kaya't nagdakad-dakad muna ako. Nagmuni-muni at bukod doon, nag-imbisiga rin ako ng tungkol sa paranormal dahil naniniwala ako sa ganun. Sa totoo po niyan, bukas ang sixth sense ko. May nakikita akong mga bagay, pangyayari o minsan presensya na hindi ko lubusang maintindihan. Kaya naman bukas ang isipan ko na may ibang mundo bukod sa mundong kinatitirikan natin sa ngayon. Pero iniiwasan ko itong pag-usapan lalo ang pagkasama ko sina Choi at Renz. Pero kay Sandra, naikwento ko ito. Ipinagsawalang bahala lang niya iyon. Wala naman talaga sa akin kung nakakita ako ng mga pangyayari, kaluluwa o ano. Iniisip ko na lang na regalo to ng kung sino mang lumikha sa atin. Wala rin namang nangyari sa paranormal investigation ko kuno. Para nagsayang lang ako ng oras. Nang may marinig akong pagkaluskos mula sa mga talahiban sa gilid ko. Pagtingin ko ay may nakita akong sobrang itim na nilalang. Gumagawa ito ng tunog ng parang hingal ng isang aso. Pagkatapos ay mabilis itong gumapang palayo. Hindi ko gaanong naaninagan ang itsura nito, pero nakakasigurado ako na hindi ito isang pangkaraniwang hayop. Base sa pairamdam ko, pwedeng maligno o kaya naman ay aswang. Marahil, naghahanap ito ng kanyang mabibiktima. Pero bigla itong umalis nang makita ko siya. Matapos nun ay narinig kong tinatawag na ako ni Choi. Pagharap ko sa kanya ay kasama nila si Sandra. Hindi ko alam kung paano niya kami natagpuan. Pero hindi ko nagawang matanong dahil halata akong busit siya. Nung pauwi kami, sinabi sa akin ni Sandra na may nakita na siyang babae na sa tingin niya ay pwede kong maging girlfriend. Romolyo lang yung mga mata ko at tinawanan siya. Na-meet ko si Lena, yung babaeng sinasabi ni Sandra. Vice President daw siya ng Youth Council sa sitio nila. Masasabi kong napaaganda niya at madaling paisamahan. Nahumaling ako sa kanya at maganda ang naging samahan namin. Nilibot niya ako sa buong sitio. At sa tuwing kasama ko siya, nawawala yung mga isipin at stress ko sa buhay. Nagkaroon ako ng peace of mind habang kasama siya. Gabi na noon nang mag-decide kami na bumalik na. Inihatid ko si Lena sa bahay nila at ako naman naglakad pa uwi. Madilim na yung nilalakaran ko kaya't medyo hirap din.
pinagtsagaan ko na lang yung ilaw mula sa screen ng cellphone ko. Wala pa kasing flashlight yung karamihan sa mga cellphones noong mga panahong yun. Alam ko rin na nag-aalala na sina Jonggi-do at hinahanap na ako, kaya't binilisan ko na ang pag-uwi. Binaybay ko ang kahabaan ng palayan, tapos kumakanta-kanta pa para lang hindi maapag-isip ng kung ano-ano dahil may nararamdaman na akong kakaiba sa paligid ko. May konting kaba at parang kakaiba yung hangin. Nang bumilis yung tibok ng puso ko at nakaramdam ng panlalamig sa buong kalamnan. Kahit wala akong nakikita, ay ramdam ko na may kakaibang presensya sa tabi-tabi. Hindi nagtagal, nakaramdam ako ng pagkahilo at parang nanginginig yung mukha ko. Bigla kong naalala lahat ng mga nalaman ko tungkol sa paranormal at supernatural. Yung mga librong nabasa ko, yung kwento ng mga matatanda, lahat po yun biglang sumagi sa isip ko at may pairamdam ako na may malapit na nilalang sa paligid ko. Gusto kong tumakbo nun, pero tila may pumipigil sa akin, kaya't lakad lang ang nagagawa ko. Sinubukan kong kalmahan ang sarili ko nun, huminga ng malalim at sinubukang tumakbo. Mabilis ang paglakad na nagawa ko. Kasabay nun ang naririnig kong kaluskos mula sa palayan na tila sinusundan ako. Hanggang sa magawi ako sa puno ng akasya na nasa gitna ng palayan. Biglang bumigat yung dibdib ko dahil sa pagod at lakas ng pagkabog nito. Naliligo na ako sa pawis kahit malamig naman ang hangin at nahihilo-hilo na rin ako nun. Sa lahat ng mga naranasan ko simula nung magbukas yung sixth sense ko, ngayon lang nangyari sa akin to, yung ganito katindi. Isang tila malakas at nakakatakot na presensya ang nakamasid sa akin. Dahil dun ay sinimulan ko na ulit maglakad ng mabilis palayo ng akasya dahil ramdam ko na doon nagtatago yung kung anong nilalang yun. Di kalaunan nagsimula akong magsuka. Tila may nalasahan akong mapait na sobrang sangsang yung amoy na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Ang sabi, kapag nakaamoy ka raw ng kakaibang sangsang o baho, may aswang na malapit sa'yo. Inilibot ko yung paningin ko sa palayan hanggang sa makita ko sa di kalayuan ang isang ubod-itim na nilalang at dahan-dahan itong gumagapang patungo sa akin. Nakabuka ang may kalakihan nitong bibig, matatalas ang mga ngipin at naglalaway pa. Puti ngunit namumula-mula ang mga mata nito. Patulis ang tenga nito at sarat ang ilong. Hindi ko mawari kung mabalahibo ba to o walang buhok dahil mas maitim pa yung nilalang kaysa sa uling. Nung panahon na yon, sigurado akong aswang yon kahit hindi ko pa siya nakikita sa mga libro o articles na nabasa ko. Yun ang unang beses na makakita ng ganun. Sobrang nakakilabot ang itsura niya habang unti-unting lumalapit sa akin. Naisip ko na magiging hapunan na ako ng nilalang na yon. Pinilit kong makatakbo at mas bilisan pa ng itim na aswang na yon ang paghabol sa akin. Natisod pa ako sa may putikan pero kaagad din nakatayo at ipinagpatuloy ang pagtakbo palayo. Habang lumalayo ako mula sa kanya ay kinuha ko mula sa bulsa ko ang plastic na may lamang asin. Dali-dali ko itong binuksan at nung malapit na yung aswang sa akin ay sinaboy ko yung asin sa mukha at braso niya. Naglabas ng kakaiba at nakakatakot na ungol at iyak yung nilalang na yun at bigla siyang napatigil sa paghabol sa akin. Ako naman ay tuloy-tuloy lang sa pagtakbo palayo. Nang lingunin kong muli ang aswang ay wala na siya. Doon ay unti-unti nang gumaan yung pairamdam ko. Ibig pong sabihin, nakakalayo na ako mula sa kapahamakan. Nung maarating ako ng bahay, ay nangangalahati na sila sa hapunan.
Nagulat sina Chunggido nang makita ako na putikan, basang-basa ng pawis at pagod. Nagtaka sila at napatitig lang. Noong gabing iyon, ikinuwento ko kina Renz at Choi yung nangyari sa akin. Pero as usual, si Renz ay walang pakialam sa kwentong aswang ko. Mas interesado siya sa ganap o date namin ni Lena. Si Choi naman medyo nabahala. Medyo pareho kami ng pag-iisip tungkol sa mga ganito. Kinuwento ko rin kay Sandra yung tungkol dito. Hindi ko inaasahan na makikinig siya sa kakaibang kwento ko. Para kasi sa kanya, yung mga kwentong multo, aswang, engkanto o ano pang kababalaghan ay waste of time. Niyakap niya ako. Siguro ramdam niya yung kinuwento ko. Napansin ko rin na namutla siya at tila di mapakali matapos ng kwento kong yun. Naramdaman kong natakot rin siya, lalo pa at pag-alagala yung aswang na yun sa sityo nila. Hindi ako nakatulog nung gabing yun, kaiisip doon sa itim na aswang na nakainkwentro ko. Buti na lang at palagi akong may dalang supot ng asin dahil hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Medyo nakatunog na rin ako na magpapakita kasi ulit yung aswang na nakita ko noon sa ilog, kaya't naging handa na ako. Marami na akong paranormal experience. Karamihan ay mga multo, mga duwende at kapre. Sa totoo niyan, hindi ko lang sinama sa kwento na to na may nakita akong kapre doon sa puno ng akasya sa may palayan at sa isa pang puno di kalayuan mula doon. May ilan ring mga kaluluwa na nakita ako ng mga sundalo at yung iba ay luma ang kasuotan nung nalibot namin yung sityo bungol. Simula din pala nung gabing iyon, matapos kong ihatid si Lena sa bahay nila, ay hindi na siya sumasagot sa mga tawag at text ko. Pahirapan pa naman maasagap ng signal sa lugar na yon, kaya't hindi ako palaging nakakakontak sa kanya. Tinanong ko si Sandra kung may problema ba o galit sa akin si Lena dahil hindi na nga ito sumasagot. Kahit nung puntahan ko siya sa kanilang bahay, ay palagi raw siyang wala na tila iniiwasan ako. Inamin ni Sandra na ayaw raw makapagkita sa akin ni Lena dahil nahihiya daw siya, lalo sa itsura nito. Napansin daw niya na parang nasunog o parang nabuhusan ng asido yung ilang parte raw ng muka at braso niya. Pero ang sabi aksidente lang daw na naibuhos niya yung kumukulong tubig sa muka at braso na hindi ko pinaniwalaan. Hindi ko alam kung bakit hindi ko yun napansin nung magkasama kami ni Lena. Pero nung narinig ko yung kwento ng pinsan ko, alam ko na siya yung itim na aswang na gusto akong lapain. Pagkakataon na rin niya na makakain ng tao dahil alam niyang dayo kami, kaya't malamang kami ang pagdidiskitahan. Hanggang ngayon, simula nung naranasan ko yun, ay hindi pa ako nakakabisita sa sityo bungol. Pero kaagad din nakatayo at ipinagtatuloy at ipinagpatuloy ang pagtakbo palayo. Pabiro ko pong sinabi